Hi, ayun. So, dapat talaga mako-confine ako ngayon. Dala na namin ni Kuma yung gamit. Kaso, nung inaiya ko, hindi pa daw nakabuka yung cervix. So, dapat uuwi na ako. Kaso, sabi ng doktor, kailangan rin daw i-check yung ultrasound and all, pati yung NST. Kaya, ayun. So, sinek yung ultrasound. Tapos, parang wala na daw or parang paubos na yung water sa loob para kay baby. Kaya, ayun. So, natuloy rin yung pagka-confine ko. Kaya, ayun. So, marami nang ginawa sa akin. Tinurukan na ako ng anesthesia sa likod. Tapos, tawag doon, nakakabit na rin yung NST, yung BP, at kung anik-anik, ganun. Pinauwi muna si Kuma, tapos tatawagan na lang daw siya pag malapit na kumanganak para makapunta dito kasi kailangan nandito siya. So, ayun. So, ngayon, hinihintay na lang kasi yung last na IE sa akin is 3 cm daw yung ano ko, cervix. Eh, kailangan hanggang 10 yun. So, ngayon, tinuturukan ako ng ano pang pahilab ng tiyan, parang ganoon. Kaya ayun, literally. Ayun, so ang nangyari ay 5 minutes interval ata yung contractions ko, pero hindi pa siya masyado masakit, kaya hindi pa daw kailangan dagdagan yung anesthesia ko, kaya okay lang. Tapos yun, hinihintay pa rin na sumakit-sakit ulit, ganun. Kaya hiniga lang muna ako ni nurse. Kaya ayun, so inaiyi ulit ako ng midwife na naka-assign sa akin. Tapos walang sinabi kung ilang cm, pero sabi niya lang is mas malambot na daw kaysa sa kanina. Kaya ayun, so far so good naman daw. Kaya ayun, nilipat ako ng kwarto. Tapos dito daw at hintayin hanggang sa mag-open na talaga ng tuluyan yung cervix ko. Tapos, tinagtagan nila yung anesthesia ko kasi tumataas yung BP ko tuwing nahigab yung tiyan ko. Mataas na nga siya, lalo pang tumasok. Yun, tinagtagan nila. Tapos, under observation pa rin. Hello, ayun. So, ang nangyari, pinastop yung gamot na pampahilab ng tiyan ko ngayong 4:30 kasi, ewan ko, parang gabi na daw. Magagabi na daw, parang hintay na lang ulit yung natural na paghilab or yung contractions. Tapos pag hindi pa rin ako nanganak within this day is dito, bukas ulit ako sasaksakan ng gamot na pampahilab. So yun yung ganap ngayon. So ayun lang. Ayan, so tapos na akong mag-dinner. Tapos yun, inobserbahan pa rin ako kung ano bang mangyayari, kung sasakit pa or hihilab yung tiyan ko or hindi pa. So yun, wala pang ganap. Kaninang last check sa akin 4 p.m. is 4 cm, hanggang dun pa lang, wala pang ibang check up sa akin, so hindi ko pa alam. Hi, ayan, so the next day na ngayon. Tapos nagpa-add lang ulit ako ng anesthesia kasi na nagwe-wear off na siya, tapos sobrang sakit na. Tapos, ayun, hindi ako masyadong makatulog kasi masakit. Pati yung pinagtutusukan ng anesthesia sa likod. Although may tube ako dyan, yung color yellow, dyan nila nilalagay. Pero nakakonekta siya sa likod ko, so masakit. Tapos, mainit. Nainitan ako. Hindi ako masyadong makatulog. So, ayun. Insert ng catheter sa likod ko for the anesthesia kasi siya parang natanggal or parang ano ba yun, basta yung na-dislocate, parang ganun. Kaya pala masakit kahit ilang beses ng turok ng anesthesia yung ginagawa sa akin kagabi. Kaya ayun, and ngayon magla-lunch na ako. Tapos update sa cervix is 4 cm pa din, pero medyo bumaba na daw si baby, medyo kapa nila yung ulo, pero 4 cm pa rin. Okay. Ayan, so nangyari, chineck up ako ng director ng hospital kasi siya talaga yung naka-assign sa akin kasi naka-epidural ako. Siya lang din pwede mag-epidural, pati yung anak niya. So ayun, kahapon yung anak niya yung naglagay, tapos ngayon yung nag-reinsert yung tatay na. Tapos
Ayun, so inai ako, 6 to 7 cm daw. Normal talaga is 6, pero pag pinilit buka 7. Tapos, hindi pa masyadong bumababa si baby. Kaya, ayun. Tapos, 4:30 p.m. mga ganun is, tinigil mo na ulit yung gamot na pampahilab. Kaya, go for the natural hilab ulit ako ngayon. Tapos, habang kumakain ng dinner, sumakit na siya. Kaya, ayun, after dinner, umihi lang ako. Tapos, yung sakit kasi hindi na sinchan at saka balakang dang. Chan, balakang at saka yung exit. Masakit. Kaya, ayun. Nagsabi ako sa nurse. Tapos, inano na, tinurukan ako dyan sa color yellow na parang tube na yan sa dibdib ko. Yun. So, ngayon, pahinga-pahinga lang habang nagbibipitagi. Ayun. Ayun, mga nganak na to. Kasi, kailangan daw may labas si baby bago mag araw. 3 a.m. ngayon. So, bago sumikat yung araw, kailangan daw may labas si baby kasi nahirapan na siya sa loob based to sa monitor. So, may chance pa na ma-CS daw ako kasi hindi pa talaga open yung cervix ko. So, ayun. Update lang. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Sky.